Recording. Hey Josh, any this progress in interior calculus? Okay. Oh, still thick. Ah. Everyone can be understood.
Yes.
Understand, okay. Tienen. Sí. Pun. Pun X plus C X.
مفيش حاجة. ماشي فلاور. Yes, a flower. Where? Where? Where flower? This one three. Over 50 squared ln of x. Yeah, 7 over. Yeah, 7. Sige, baba, iakit ko lang. Aba, yan. Okay, so, ito yung question, tapos ito yung pinapa-differentiate. Actually, ang pwede mong gawin yun, differentiate x cubed ln of x para hindi na, para hindi pang gulo yung constant na 5. Pero, since kasama sa instructions yung 5x cubed, iniwan ko. Kasi, pag dumiretso ako sa derivative ng x cubed ln of x, hindi ko ginawa yung hinihingi. Ngayon, so, nandito na yung, so, makikita na natin na nandito na yung target na integrand. So, yung next step ay, ang 7 over 3, is d dx of 7 over x cube. Tapos nun, 3 times 3, that's 9. So dito ko sa labas ginagawa yung kasi ang goal ko
may isulat ang target na integrand as a derivative. So, by moving this to the other side, we'll get ddx 7 over 3 x cubed minus 7 over 9 ln of x minus 7 over 9 x cubed. And then diretso ng integral. From ano to? 1 to 3 is equal to 7 over 3 x cubed ln of x minus 7 over 9 x cubed. Well, pwede pa mag-factor. So sige, factor na natin. So let's factor out. Yung common factor ay 7 over 3. 7 over 9 para walang fractions at all. Fractions are very evil. 7 over 9. Tapos we have 3x cubed ln of x minus x cubed. And then evaluate from 1 to 5. Yeah, so it's going to be, it should give you the same thing. One to three. Yeah. Okay. So yun yung limits, diba? So pwedeng ganun na i-express mo yung unknown as a derivative of something. Tapos ano to eh? Kasi, di ba, this is the derivative of this. And then, you can rearrange. Kaya lumalabas na, the derivative of this thing is this. Okay na? Okay. So, usually ganyan ko ginagawa. Pero, it also works to yung adding and subtracting, multiplying and dividing by something para lumabas yung target na integrand. Or, Is there not product rule or quotient rule for integration? Meron. Ang tawag din sa method na yun ay integration by parts. Kaya lang, hindi siya kasama sa syllabus. Dito, usually yung mga ginagawa natin yung technique na differentiate something. In a way, it's similar to integration by parts. So, yung idea ng integration by parts, ganito. Let's say, meron kang, ano ba yung product? Ano ba yung derivative ng product? Diba, this is f dg dx plus g df dx. So, yung if you integrate both sides, yung antiderivative, yung fg so ang ano niyan, so this means fg is equal to f dg dx plus g df dx. And then, usually, yung mangyayari, yung isa sa mga to, for example, ito. Let's say, ito yung unknown. So, usually, ginagawa to convert this part into something na, let's say, madaling i-differentiate yung f. At simple lang yung antiderivative ng g, ng dg dx. So, that means you can use this to express f dg dx as fg minus g df dx. Ito yung ano, ito yung basis ng integration by parts. You're using the product rule. Hopefully, nakita mo yung formula. Yung ano po, yung fg, abo. Ano yun eh?
yung usual way na sinasulat yan ay UV. Taga ha? Share ko yung screen ko ulit. Unshare, Josh. Bakit yung Chakabi po kung parang similar naman yung Chakabi? Okay, so... Okay. Yung usual way na sinasulat yan, U, DV, DX, DX is UV minus V, DU, DX, DX. So, ano to eh? You should, kung halimbawa, for example, saan pwedeng gamitin yan? Let's say ang DV, DX is e to the x. Tapos ang u ay x cubed. Yeah. So, madaling kumuha ng antiderivative. So, x cubed e to the x. Tapos ang derivative ng x cubed, so v is still e to the x. Kasi antiderivative ng e to the x is itself. Tapos 3x squared dx. And then you keep repeating this. Kasi tinan mo, bumaba na yung power. So, tapos gawin mo yun, ano, integrate mo, ano na may x squared e to the x dx. That's going to be x squared e to the x minus yung antiderivative ng e to the x 2x dx. And finally, x e to the x ayan. So pwede kang pwede mong i-idle, i-substitute yung mga to dito. Like, this goes in here, this goes here. So magkakaroon ka ng sum until finally itong integral na to madaling i-integrate. That's just minus e to the x. Kita? Tama. Nasa ano yun eh. Hindi siya kasama sa syllabus ng additional math. Kasi most topic na to for H2 math eh. Sa A-levels na yan. Or kung sa ano yan, kung sa math 21, 22, 23 sa UP, second semester of calculus, lumalabas yung technique na to. Okay, pero nasaan yan? Makikita mo yung, I think ano yan eh, para magkuha kasi yung mga ibang techniques, kailangan maayos yung understanding ng limits na hindi natin ginawa. Ang ginawa natin ay meron tayong, we're using intuition for functions to get around the idea of getting limits. Pero for other functions, kailangan natin yun na i-define ng maayos. What do we mean by a limit? So what we're doing is really calculus during the time of Newton and Leibniz. Okay. Anyway, so ito yung ano, yan yung technique na you integrate. Parang iterated integration siya. Now you get the derivatives and na madali na ultimately nagsisilo. Hindi kaya po yung product, mas mahirap po yan. Depende kasi sa problem. May problems na useful yan. May problems na hindi siya okay. Maraming techniques. Yung for getting antiderivatives. Actually, inverse problem kasi siya. Yung problem ng if we know the function, what is its antiderivative? It's generally a harder problem, sometimes impossible to get the antiderivative. May mga ganun. For example, e to the minus x square. Wala kang makukuha ang antiderivative nun. Then, well, yung antiderivative kasi sabi sa indefinite integral. So, is it a misconception po? Misnomer? Misconception or misnomer ba? Na ang tagal yung
na infinite, negative infinity to infinity, na definite integral. Hindi. Well, defined siya. Pero kailangan mo lang, kailangan mo yung idea ng limit. Ah, ano po siya? Tago non-elementary. Oo, oh, non-elementary na integral na siya. People get around it by saying, oh, parang ngayon for example, itong antiderivative na to, tingnan mo yung itsura niya. Kasi nakita mo na yung derivative nung... Okay, for example, ang dx over 1 plus x squared. Yung idea dito ay you cut the the function into, so you, instead of integrating from infinity to minus infinity to infinity, gawin mo na minus r to r. Tapos may sequence of functions ka, may sequence of values ka. So, ang gagawin mo, evaluate mo siya or find an expression for this limit. As r goes to infinity of the integral from minus r to r. Ito yung definition ng ang tawag dito yung Cauchy principal value. Kasi hindi, it's just, it's one way of defining this kind of integral. Okay. So, and eventually, pag, if you use this definition, it's just going to be pi. Malaya yan eh. Malaya pang topics kasi na ano yun, outside the scope of additional mathematics. Ito yung first course for calculus kasi nila eh. So, sa H2 math, ginagawa yung mga ano, yung less elementary integrals. Although ano yan eh, hindi pa rin natatapos yun eh. Yung ibang techniques for getting integration, for getting integrals, yung iba, umaabot hanggang higher division undergrad courses eh. Yung gagamit ng integration on the complex plane. So may mga ganong techniques pa. And even then, kahit na may mga ganong techniques, it's not guaranteed na mahanap mo yung antiderivative. The antiderivative exists. It's possible for the antiderivative to exist. But hindi mo masulat in a finite number of terms. Infinite series siya. Well, is it finite if you just write it in a summation? Yung ano? Is it technically expressible if you just write it in a summation lang po? Hindi. Pagsabing ganito, pagsasabing non-elementary na antiderivative, it means hindi mo siya masulat as a polynomial, a rational function of elementary functions. Or in anything involving roots. Ganyan. Walang roots, walang... parang ano siya eh, yung... Naalala mo yung formulas for getting the roots of a polynomial. Diba, meron hanggang quintic. Tama. Pag 6 degree, wala nang general expression for that. Nagfe-fail na. So, similar siya. Bakit pala po? Why is there no more? Pag 6 degree tsaka 5 degree, bakit wala na pong formula? Hindi ko alam, actually. Mayroon proof in terms of yung alam kong proofs na ginagamit, may arguments using symmetry. So yung methods na ginagamit on group theory, si Galway naka-invento nun eh. That's, kailan ba? Na-prove yun around 1700, Napoleonic era yata. Before that, people were looking for general formulae. Anyway, sige. Tingnan natin yung last na ano. Yung last na, yung at least let me look at a few more exercises. So, patingin nung ano.
kung gusto mo ma- ito, yung examples nga pala na ano, nung techniques of integration, may kita mo sa TC7. May chapter 2 on that techniques of integration lang. Meron nga, may meron kasi ano eh, it's better na daan mo na maayos yung nag-gawin mo yung H2 math before you do that. Kasi may mga problems na hindi doable without knowing ng maayos ano yung what limits are. Okay, pwede pa share uli ng screen mo. Tapos tingnan ko yung ano, yung last na ginawa natin ay so 15B, so tingnan ko lang yung 15B1. Ah, pretty self-explanatory naman po. Yung ganun lang. Yay! When the book gives you yung ano po, yung super easy problem. One plus 3x. Teka. Ang binigay sa atin ay 9 plus 1 plus 3x. So di ba dapat may factor ka para dun sa ano? Nalalabas. Ano pong factor? Factors sa... Hindi, yung ano yung antiderivative ng ano, 1 plus 3x to the 1 half? Check mo. If I differentiate 1 plus 3x to the 3 half, na, do I get... Nandito po ako siguro kung katlos lang similar. 2, 9. So, ganyan. Next, yung number 2. So, pwede na po kayo sama yun sa taas ng radical sa mismo fraction line mo. Ano yan? Ito po sa taas ng radical. Pwede kaya ako isama po sa fraction bar. Parang ganito po. Pwede. Basta klaro lang na ano, na nasa denominator siya. Mm,
Okay. Yung number three, ito yung last natin for tonight, for today. Okay. Zero. Okay, sige. So, pakituloy na lang yung natira. Tapos patingin next time. Yung next topic dito, yung area under the curve na. So, importante na i-work through mo yung examples para makita mo how it works out. Kaya check ko lang yun, ah. Just to be sure, yeah, it's area under the curve. So yung geometric interpretation ng integral is area under the curve. Tapos yung area, it can be positive or it can be negative depending on, well, it depends kung yung ini-integrate mo ay nasa, yung function values ay nasa ibabaw or nasa ilalim ng x-axis. Tama. Tingnan, ano yun eh, lalabas yung interpretation na ng positive or negative areas kapag ginawa mo yung cut into slices and then function value times thickness of the slice. Kasi kung yung function negative, yung contribute sa value ng integral negative. Tama. Okay? So we'll stop here. I'll see you again on Thursday. Bye-bye. Thank you po. Thank you po.